So, wala akong content today, guys. Good morning! Oh, what a sunny day! Wala akong content today. Hinanapan nyo na ako ng upload. So, pasensya kasi totally drained yung utak ko dahil sa exams, quizzes as a prof ed student. Nag prof ed kasi ako, guys. Nag-proceed ako sa prof ed kasi dahil sa pandemic, walang masyadong, hindi ako nag-a-apply ng work. College graduate na nga, pero hindi ako nag-apply ng work kasi umiwas ako sa napakaraming alam nyo na, mga Erbotics. So, yun. Andito ako today sa aking online sale na ukay. Yan, guys, marami pa siyang marami pa kong stocks today. Hindi ko pa siya na sale lahat kasi nalock ni FB yung account ko. So far, kahit nalock siya, meron din naman akong benta, Posting na lang yung ginagawa ko, guys. 3 bundles yung inopen namin last days. So, nahirapan ako. Nahirapan, Ox. But, okay lang kasi meron din namang bumibili sa mga post ko. So, meron akong mga bra. Bra yung items ko ngayon, guys. Marami akong mga bracer. So, hindi ako makapag-update sa sales ko kasi kunti lang talaga. Not like before na isang araw, aabot ako ng 3,000, 4,000 for today. Aabot lang ako, guys, ng syempre, okay lang naman, at least makakain din. So, update kasi maraming nag-iingat din ako sa ngayon, sa posting ko sa Facebook kasi yun nga, strikto ang lolo FB niyo. So, marami akong mga pinagagawa para hindi ako masyadong ma-stress kung bakit wala na akong Facebook. Wala akong sa Facebook. Hindi ako makag-live. Maganda kasi yung live, guys, kasi siya. On the spot yung customer mo. Pero pag posting kasi, agawan . May nag-PPM, merong nag-message sa'yo na ganito, ganyan. Merong nag-comment sa post mo. Madami. Yun ang problema. Pero okay lang naman kasi kaya rin naman i-handle yung mga tao. Pero meron talagang gustong yung i-install kasi yan, guys, is marami kasing nag-style na yun na mine grab steel. So, yung iba ginagrab, may nung nagmamine, merong nagagrab, pero yung iba in-steal nila, nanakawin nila. So, as a seller, so doon ka ako sa medyo malaki-laki kasi pag steel kasi malaki yung bayad nila. So, parang nagbi-bidding ako. So, yan, inana po yung items na na-mine sa akin kasi they want to pick up that one today. At hindi ko siya makita. Tapos, minimension na ako ng mga kalablab GC ko dyan na sana yung link ko. So, binibidyo ko na lang ito, guys, para meron akong link. Meron akong i-upload. Kasi too much busy po talaga. As of today, hindi ako makamove on. Dahil totally drain ako kahapon. Kahapon until ngayon. Hinahanap ko pa yung item. Actually, marami pa dun sa baba ng mga diba? Habang nagbi-video ako today, this time, guys, minimension na nila ako. Hi, kay Mick! Wait lang. Hello, Founder Eden, Founder Ikaimik.
co-members, admins, ayan. Pasok tayo sa aming lovely houses. So, yan. So far, madami-dami naman akong sales, guys. Okay-okay pa more. Ay, Diyos ko po. At dito ako nag-online class sa ano, sa loob ng maliit na kwarto namin. So, hinahanap ko yung ano, guys. Dano lang muna kayo, ha? Hahanapin ko muna yung items natin. So, pwede tayo mag- pwede kong, ano kasi, guys? Marami kasing nagmamind sa mga items ko na yung pinipm nila ako, tapos hindi man lang sila pumapaso, hindi man lang nila tinitingnan yung nagko-comment dun sa ano. So, hanapan ko sila ng paraan kung ano yung ibibigay ko sa kanila. Tips lang sa mga online seller or sa mga nagsisimula pa lang dyan. Huwag niyong i-treat na customer or ibang tao yung mga customer niyo. Huwag niyong i-treat na ibang tao yung mga miners niyo. Huwag niyong i-treat na ibang tao yung mga umu-order sa inyo. Kasi guys, once you connect to each and everyone, they are part of their life journey. So isipin niyo na kaibigan nyo sila, na kaya sila umorder sa'yo, kaya sila nagtiwala sa items mo dahil kaibigan mo yun sila. So, huwag mong customer lang yan, ay ganito lang yan, hindi ko kilala yan, even though hindi mo siya kilala. But if they like your item, if they like your product, babalik sila sa'yo. At pag gusto din nila yung of how you treat them as a customer, pag makikita nila na you are responsible, you are approachable, so babalik sila sa'yo. At wag mong isipin na customer lang yan, pera lang yan, give and take lang yan, bibigay ko yung item sa kanila, babayad sila sa akin. No. Na-involve niyan yung relationship between the two of you. You are building a relationship as a friend. You are building a relationship as a family. Huwag mong isipin na customer is pera lang yan. No. Pag mayroon po kayong customer, yes, they are customer, but you are building a relationship between the two of you. Diba? Yes, they are strangers, but all of us are strangers. We meet each other, we collide, and you are belong to each and everyone. Are belong to my life. Are belong to the journey of my life. Diba? Ganun lang yun. Kahit sino yung nasa lamuha mo araw-araw, sila po ay parte na po ng buhay. Diba? So, treat them as your friend. Treat them as your family. And yun nga sinasabi nila, love your enemy. Dahil parte yun ng buhay mo. Diba? They are written of your life journey. Panghawa mo da rin yung mga aso ko, guys, nag-love. So, yun lamang for today, guys. Thank you so much for watching Mari Jo channel. Please don't forget to click like, share, and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood sa aking on-the-spot video. Walang edit. Thank you so much, Mari Jo channel. Bye.